Hello mga kaibigan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman ako ngayon ano, para magturo ng mga makakabuluhang bagay para sa inyong mga kaibigan ano. Para hindi masayang oras nyo sa panonood sa akin, okay? So guys ano, sa video na to is shoutout nga pala kay Raymond Liles, ayan, no? Sabi niya kasi, Ludes, ask ko lang if what are the difference and purposes nila. Okay lang kahit yung basic lang, Ludes, no? About dun sa kanji, hiragana, and katakana. Ayun, Ludes, maraming salamat sa'yo, boss, no? Maraming salamat sa comment mo. So, yung guys, ano, sa topic natin ngayon, papaliwanag ko sa inyo yung mga basic lang na alam ko lang, ano? Hindi naman kasi ako teacher talaga na talagang deep magpaliwanag, ano? Yung mga nalalaman ko lang na basic, gusto kong ituro sa inyo, mga kaibigan, okay? Yung sa kanji, hiragana, at katakana. Okay, yung mga basic lang, mga kaibigan. Okay, meron akong kalendaryo dito, no? Yan, wala sa akong whiteboard, mga kaibigan, no? Ah, meron pala akong whiteboard doon, kaya lang wala akong ano, whiteboard marker. So, ito, hindi natatanggal siya. So, dito tayo magsusulat ngayon. Para medyo malaki. Okay? So, mga kaibigan, ano, magsisimula tayo sa kanji. Okay? Para alam nyo kung ano yung pagkakaiba-iba ng tatlo. Okay? Sa Japanese kasi, dito sa Japan, meron silang tatlong paraan ng pagsulat, mga kaibigan. Okay? Merong kanji, hiragana, at katakana. Okay? Ngayon, ano nga ba yung kanji? Ito mga kaibigan, ano? Yung kanji is ganito. Ito mga kaibigan, nakita nyo ba? Ayan. Ayan mga kaibigan, is kanji ang tawag dyan. Okay, kanji. Ito ang nanggaling sa salitang kanji na to is nanggaling to sa Chinese, no? Ang ibig sabihin nito is Chinese characters, mga kaibigan. Okay? So parang wala siyang pinagkaiba dun sa China at sa Japan pagdating sa kanji, no? Galing to kasi ng China. Okay? Ito yung ginagamit ng mga Hapon. Pag may nakita kayo mga sulat na ganito, yung mga characters na ganito, mga kaibigan, kanji ang tawag dyan. Okay, wag kayong magulat, mga kaibigan, ano, parang Chinese lang kung matitik makita niyo sa mga sulat-sulat doon sa Chinese, ano, sa China pala. Parang ganito siya. Ibig sabihin, kanji ang tawag diyan. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa China kasi hindi naman ako nag-aral ng Chinese, no. Sa Japan, kanji ang tawag diyan, mga kaibigan. Okay? Okay, and then yung pangalawa, mga kaibigan, ano, is hiragana. Okay? Ano nga ba yung hiragana? Ganito siya, mga kaibigan, ano? Ayan, mga kaibigan, ano? Hiragana. Okay, pag gantong itsura, mapala curly-curly, no? Mapaganong-ganon, ano? Ang tawag dyan is hiragana. Okay? Ito naman is kanji. Okay? Pag binasa mo tong kanji na to, isusulat mo siya sa ganito, hiragana. Yun ang pagbasa dyan, no? Like for example, ito kanji, no? Paano mo siya isusulat niyan into hiragana? Gantong itsura niyan, mga kaibigan. Di ba? Kasi ito puro characters to, mga kaibigan, eh, di ba? Actually, galing yan sa ano, eh, di ba? Alam nyo naman, sa China, no? Yan. So, ito siya. Actually, itong hiragana is Japan talaga ang gumawa nito, no? Para ma-translate tong kanji. Okay? So, yun siya, mga kaibigan, ano? And then, yung pangatlo naman, no? Yung pangatlo naman is katakana. Okay? Ano nga ba yung katakana? Ganito siya, mga kaibigan, ano? Katakana. Okay? Medyo may pagkakaiba siya, mga kaibigan, no? Kung dito sa hiragana, ang na nila ganito, ganito yung na nila. Sa katakana is ganito. Okay? Na-gets? And then yung ga naman sa kanila, no? Yung ga. Kasi pag dilagyan mo ng teng-teng, ga ng tawag dyan. Pero pag walang teng-teng is ka, no? May pinagkaiba sila nito, no? Ayan. Okay? Itong katakana na to is galing din to sa Japanese, no, mga kaibigan? Itong katakana na to, nagawa nila to para sa foreign language. Okay? Para sa foreign language to, mga kaibigan. Okay? Paano ko nasabi? Like for example, no, hamburger. Okay? Babasahin mo siya into katakana, hambaga. Okay? Ganun lang siya, mga kaibigan, ano? Hambaga.
Okay? Like for example, escalator. Okay? Escalator. Wala kasing ano yun eh. Walang nihongo kasing escalator, no? Ang meron lang dyan is katakana. Okay? Eskareta. Eskareta, no? Escalator. Parang pinaislang lang siya, no? Pinaislang lang siya. Eskareta. No? Ganun siya mga kaibigan, no? Kaya pagpunta mo dito, yung pangalan mo, hindi yan talaga. Parang ako, pangalan ko, Cresel, ano? Pangalan ko is Cresel. Okay? Pagpunta ko dito, ang pangalan ko is Kuriseru. Kuriseru na siya. Katakana na ang ginamit. Kasi, pang foreign language to mga kaibigan. No? Katakana. Okay? Like for example, Jenny Lin. Okay? Pagdating mo dito, ang pangalan mo dyan is Jenerin. Kasi wala silang L. Jenerin. Yun ang pagkakabasa sa pangalan mo. Okay? Like for example, sa pagkain is yung cake. Wala akong alam na ni Hongo ng cake, no? Meron lang sila katakana. Okay? Katakana. Actually, ni Hongo naman talaga ito eh. Ni Hongo ito, no? Pero wala silang hiragana nun. Katakana. Okay? Pero pwede mo rin siyang i-translate sa hiragana kung gusto mo. Pwede naman yon. Pero kasi itong katakana is for foreign purposes, no? Ang cake, tawag sa keiki, no? Parang ganun. Cake, keiki. Ganun siya mga kaibigan, anong katakana ang ginagamit nila. Okay? Kanji, hiragana, at katakana. Okay? Ayun, sana mga kaibigan, may natutunan kayo sa basic na yan, no? Okay lang, kahit di nyo masyadong maintindihan. Next time, tuturo ko sa inyo yung pinaka-basic. Yung A, E, U, E, O. Ganon. Para matuto kayong magbasa at sumulat. Okay? So mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Ayan, I hope okay lang kayo ngayon. Kahit na marami tayong dilob yung dumarating sa Pilipinas. Ano? I hope maging okay silang lahat. No? Sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Ayan. Condolence na lang. Hindi natin talaga mapipigilan pagka dilobyo, no? Natural disaster ang ano sa atin, kumampas. Ipag-pray na lang natin sila mga kaibigan, ano? Maraming salamat sa inyo. I hope may matutunan kayo ngayon sa araw na to. Ingat kayo lagi. God bless.